Sa pakising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igan patay ang isang grade 7 student matapos madami sa gulo ng mga kabataan sa Tondo, Maynila. At may unang balita si Jonathan Andal. Biglang nagtakbuhan palayo ang mga kabataang ito sa Jacinto Street, Tondo, Maynila nitong Linggo, bandang alauna ng madaling araw, oras ng curfew. May pasugod pala kasing grupo ng mga kabataang lalaki na may dalang mga armas. Isa sa kanila kitang nagpaputok ng sumpak. Binato naman sila ng isang lalaki sa kabilang panig, kaya sumugod ulit ang grupo pero agad ding lumayo. Dito na naglabasa ng mga residenteng nooy nasa isang lamay. Nakarinig na lang po kami ng putok. Kasi po, meron isang putok lang, nakala mo yung gulong na sumabog na dalawang gulong sa sobrang lakas po. May dalawang tinamaan sa pamamaril, isang lalaki at babae na magkasama noon. Nakaligtas ang sugatang lalaki na 20 anyos. Ang sugatang babae, isinugod sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Kinilala siyang si Feline Pelingon, 18 anyos, grade 7 student. Ayon sa kanyang ina, nakipaglamay noon si Feline. Bibili lang daw dapat ito ng pagkain at tubig nung oras na nangyari ang gulo. Hindi ako nakaisip na nadamay ang mga anak ko. Kasi sila talaga mga demonyo. Sadya nilang tinatay ang anak ko. Kung sa bagay, ano siguro yun, gusto lang nilang mapatay ng tao. Masasama lang loob ko dahil hindi ko naman magagantihan yun. Hawak na ng Manila Police ang 4 sa 5 salarin. 3 sa kanila mga menor de edad. Ang pang-4, 18 anyos. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Narecover sa kanila ang isang sumpak. Ayon sa pulisya, nadamay lang sa gulo ang namatay na estudyante. Hindi po ito isang gangwat. Itong mga katang to ay medyo laman yata ng gulo sa kalsada. Na-inquest na po yung mga suspect. Ipukumit po sila sa tamang institusyon, sa DSWD po. Ayon sa barangay kung saan nangyari ang gulo, mas pinaigting na nila ngayon ang pagpapatupad ng curfew. Sa ibang barangay po sila galing. Meron naman po siguro barangay doon, siguro naman po baka hindi lang naman po nila napansin na meron siguro mga kabataan nandun. Sa darating na Linggo, nakatakdang 11 ni Feline. Tulong pinansyal ang panawagan ngayon ng kanyang ina. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Isa na namang aksidente ang nangyari sa Philippine National Railways. Nasalpok po ng tren ng PNR ang isang sasakyan sa Santa Mesa, Maynila. May unang balita si Chino Gaston. Wasak ang harapang bahagi ng TNVS vehicle na ito matapos masalpok ng tren sa may barangay 630 sa Santa Mesa, Maynila. Alas 12 ng hating gabi nitong Martes, kwento ng pasahero na si Tintin, hindi niya tunay na pangalan, huli na nang napansin ng driver ang paparating na tren. Dahil hindi naman umano nakababa ang barrier, walang ilaw, audio warning at tao sa outpost sa riles. Sa mga litrato na in-upload ni Tintin sa social media, makikitang may sakay na tauhan ng Philippine National Railways ang kulay dilaw na tren na tulak-tulak noon ang ilang bagon. Nagsabi yung husband ko na, uy, may pagpadating na tren. As in, mabilis yung nangyari. We were all in shock. Akala namin hindi kami aabutin, but apparently sumabit po yung front ng car. So, nahatak kami, naalog kami sa kotse, but thankfully, hindi po kami nakalatkad talaga. Kahit napapaano, swerte pa rin daw sina Tintin dahil matinding pagkaalog lang at takot ang kanilang dinanas sa pangyayari. Pero sana raw, pagbutihin naman ng PNR ang kanilang trabaho dahil posibleng maulit muli ang pangyayari. It was really irresponsible on their end kasi yung sa likod, baka hindi lang sila nag-bother na mag-busina because it's curfew or may quarantine or anything. Sinusubukan pa namin kuhanan ng panig ang PNR pero wala pa silang tugon sa aming mga text message at tawag.
Nito lang a 22 ng Agosto, tatlong teenager ang nasagasaan ng tren sa kaparehong barangay habang naglalakad sa riles. Sabi noon ng BNR, maglalagay sila ng mas maraming mga warning signs sa lugar at titiyaking palaging bubusina ang tren tuwing daraan. Iyan ang unang balita. Chino Gaston, buong puso para sa Pilipino. Kasunod ng rekomendasyon ng mga eksperto, inanunsyo ni Pangulong Duterte na hindi na required ang face shield sa mga lugar na hindi sarado, siksikan at walang close contact. Narito ang aking unang balita. Pinababawi na ng Pangulo ang mandatory o sapilit ang pagsusuot ng mga face shield, maliban na lamang sa mga 3C, closed, crowded at close contact spaces, o sa mga sarado o kulob, siksikan at sa mga sitwasyong may close contact. I was informed that itong the technical advisory group on the medical experts on the use of face shields pwede na tanggalin sa labas. No more face shields outside. Ang limitasyon, ang face shields gamitin mo, 3Cs, labas sa tatlong limitations. Pwede na hindi na gumamit. Tuloy naman ang Pangulo sa pagbanat sa mga nag-iimbestigang senador sa Senate Blue Ribbon Committee sa maanomalya umanong 8.6 billion pesos sa kontrata ng DOH sa kumpanyang Pharmaly para sa medical supplies. Hindi lang sa chairman na si Senator Richard Gordon, kundi pati kay Senator Kiko Pangilinan. Hindi nagustuhan ng Pangulo ang tanong ni Pangilinan sa pagdinig. Tignan ninyo itong si Pangilinan. Habang nasa krisis tayo, nagkaroon na ng gana magtanong ng effectivity ng Bayanihan 1. Bakit mo ako tanungin? Bakit mo kami tanungin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Kayo ang gumawa ng batas. This act shall take effect immediately. Pero kahit hindi pa effective yan, bibilihin na natin para ang supply nandyan at hindi tayo maunahan at medyo where we can reduce the death. May mga bagong naungkot din ng Pangulo laban kay Senador Richard Gordon. Isang disallowance o bahaging hindi pinayagan ng COA sa mga transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa hindi maipaliwanag o hindi aprobadong paggamit ng milyon-milyong pisong pondo. Kasabay nito ang tila hudyat at utos kay COA Chairman Michael Aguinaldo. Nasa Subic Bay Authority ka, may mga transactions doon na disallowed. Disallowed yung pera na kuha mo, ibabalik mo. 140 million disallowance is SBMA na panahon mo, which includes 86 plus million ang iyo doong nakuha sa 140 million. Iyong nakuha personally, may disallowance. This ibig sabihin yung sinabi mo na ito, ginastos ko ganun. Hindi naniwala ang kuha. Tokowa nag-recommend na back kayo ng charges dahil hanggang ngayon hindi pa nababayaran yung disallowed amount na senador na ito. You should start filing cases against these people. Ang tagal na niyan, November 2016 pa ang disallowance. Bakit wala pa ang kaso hanggang ngayon? Nakarating naman sa Pangulo ulat tungkol sa sitwasyon ng mga malalaking pribadong ospital sa Metro Manila na nagsisipagsara na ng kanilang COVID ward dahil halos maubos ang kanilang medical frontliners na tinatamaan na rin ng COVID-19. Ipinag-utos na ang pagkuha ng mga nurse mula sa pulisya at militar na suportahan ng mga pribadong ospital. Bagay na sinimula na raw ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Sa ngayon, mahigit 65 million doses na ng bakunang dumating sa bansa at milyon-milyon pa ang inaasahan. Muling gitang Pangulo, bawal mamili ng bakuna. Lahat yung bakuna na yan, effective. Lahat yan, pinag-aralan. You get what's available. May order to Secretary Galvez na huwag niyang do it purposely. Haluin mo yan lahat. Dito, magkuha ka ng 5 boxes dito. Huwag kayong mamili. You do not have the luxury of choice. Sa pagpapatuloy naman ng bakunahan, naabot na ang mahigit 65% ng eligible population sa Metro Manila at kumukunti na ang mga nagpapabakuna. Inirekomenda na ni Vaccine Czar Carlito Galvez na buksan na ang bakunahan sa ibang mga sektor, particular sa mga bata. We are proposing, Mr. President, to open up the vaccination for children
by mid of October, kasi by the mid of October, may additional pa tayo ng 20 million na darating plus yung 23 million. Kayang-kaya na po natin vaccinate natin yung ano yung 12 million ano 12 million po na mga bata na 12 to 17. Pero ang recommendation po natin, mauna muna po yung may comorbidities at saka po yung mga anak po ng mga healthcare workers. And then also, we are also recommending na considering na malapit na po matapos ang ating vaccination na target by December, by November po or even earlier, pwede na po nating i-open ang general public. Naging matagumpay naman daw ang pagpapatupad ng granular lockdown, pero may mga insidente ng mga close contact na ayaw magpa-test o mag-quarantine dahil hindi raw makakapaghanap buhay. Babala sa kanila ng DILG. Ito po ay isang delikado na rason. Kung sakaling mahawa niya ang kanyang pamilya, mayroon pong ma-hospital dyan at gagastos sila ng aabot sa milyon, at ang masama pa ay kung mamamatay ang mga ito. Mas nakakatakot po. Mas matipid pa din at mas epektibo kung magpag-swap test sila. Anyway, magbibigay naman po ng assistance ang ating LGUs at DSWD. Na yung mga naapektuhan ng sakit na pandemic at hindi sila mag-cooperate, ay pa pwede silang maparusahan. Magmulta hanggang 50,000 pesos o kaya makulong hanggang 6 na buwan kapag hindi sila nakipag-cooperate. Sinisikap pa namin kunin ang panig ni Senador Gordon at Pangilinan kaugnay ng mga bagong pahayag ni Pangulong Duterte. Magkakaiba reaksyon ng publiko matas i-anunsyo ni Pangulong Duterte na pwede nang hindi magsuot ng face shield kapag lalabas ang bahay. May unang balita si Corinne Katibayan. Hindi na nga mandatory ang pagsusuot ng face shield sa labas base sa anunsyo ni Pangulong Duterte kagabi. Kung ikinatuwa ito ng mga nanalabo ang paningin dahil sa face shield, tila lumabo naman daw ang kita para sa mga nagtitinda nito. Buti na lang daw, may ilang pagkakataon na kailangan pa rin itong isuot. Pagka wala ng face shield, yung puhunan namin, hindi na mababalik dahil wala nang bibili. Kung tatanggilin ng face shield, kung merong bibili, diyan pa rin siya. Kasi yung iba sa mga mall, kailangan nila pumasok na naka-face shield pa rin. Iba-iba ang pananaw ng publiko sa anunsyo ng Pangulo. Ang gwardyang si Carlo, magsusuot pa rin daw ng face shield. Hindi ako pabor kasi protection niya sa atin eh. Si Aling Elena naman, hirap daw sa pagtitinda kapag nakasuot ng face shield. Kaya gusto niyang walang suot nito. Pabor po ako na tinanggal na po ang face shield kasi nakakalabo po talaga ng mata yan. Mayroon po ang laging may face shield, mainit sa mukha. Pinaplansya na ng IATF ang guidelines para sa bagong pulisiya. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Samantala, dalawang bagyo ang binabantayan po ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po rito ay ang dating low pressure area sa Southern Luzon. Papalayo na po ito sa bansa. Ang isa naman ay nakita sa layong 2,370 kilometers east ng Visayas. Ayon sa pag-asa, sa ngayon ay mababa ang tsansa nitong pumasok ng PAR. Intertropical Convergence Zone o ITZZ pa rin ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ngayong araw, posible po ang maghapong ulan sa mga probinsya ng Mindoro at Palawan. Sa hapon, may ulan na sa malaking bahagi ng Luzon. May tsansa din ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa hapon. At sa hapon din po uulanin ang maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po ang mga residente sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Binungkahi ni DILG Undersecretary Martin Dino na suotin natin na parang ID ang mga vaccination card tuwing lalabas ng bahay. Irekomenda raw niya yan sa IATF. Naku naman, kailangan pa bang gawing mandatory yan? Mas madali raw yan dahil hindi na kailangang sitahin o tanungin ang mga taong lumalabas kung fully vaccinated ba sila o hindi. Ang sa akin naman, baka naman sa susunod, ipapaskil na yan sa ating noo. Diba? Parang kailangan na may option tayo, diba? Kung paano yung kumbinyente. Kung nakakaabala dahil, di ba?
Pag nagtanong naman eh, willing option naman magpakita na yung ating mga kababayan, di ba? Kung baksin. Kasi ngayon, pag pinakita mo naman yan, eh, may mga benepisyo, may discount sa ilang mga establishmento. Totoo. Pero hindi mo na kailangan isabit siguro naman sa liig. Kung gusto ng taong isabit sa liig at mas tatingin niya, mas kumbinyente para sa kanya, pwede. Why not? Pero wag naman gawing mandatory sa lahat, di ba? Tingnan natin ating mga kapuso. Yes, pabor ba yan ng ating mga kapuso online, Ivan? Igan Connie, meron ng Vax Cert PH eh. Hindi pa nga lang talaga naro-roll out ng todo-todo. Pero dito sa NCR, meron na yan. Yung vaccination information basically na online, na i-download mo at pwede mo na ipakita sa smartphone mo. Yan. Yun ay kung may smartphone, di ba? Pero tama, sana huwag nang gawing mandatory. Ito, maraming netizens ang hindi pabor. Sa panukalang yan, ang sabi halimbawa ni Muerla Acosta, intindihin muna ang problema sa supply ng bakuna at tiyaking bakunadong lahat bago magpatupad ng bagong patakaran. Dagdag din ni Gracia Tagibe, magdudulot lang yan ang diskriminasyon sa mga hindi bakunado. Mas prioridad daw dapat ang paghikayat sa iba na magpabakuna na. Hirit naman ni Kino Mendez ang daling gumawa ng Peking vaccination card. Wala na raw bang maisip na ibang patakaran? May tanong din si Joloid Abekibel, matitigil daw ba ang pagkalat ng virus kapag ipinatupad yan? Para kay Isha Lorilla, ang OA naman, kung isasabit pa sa liig, pwedeng ilabas na lang daw ang vaccination card kung kailangan itong ipakita. Ayon naman kay Maureen Sanchez, bukod sa dagdag gasto sa pagpapalaminate ng card, wala nang saysayan kung sumusunod naman sa health protocols. Lumalabas po sa autopsy report na death by asphyxia o kawalan ng hangin ang kinamatay ng artist na si Bree Johnson. Ayon po sa mga pulis, base sa medical legal ay walang mga marka sa mga katawan ni Johnson at nobyo niyang si Julian Roberto Ongpin para masabi na may struggle o away. Kaya tinitingnan pa rin ng pulisya ang anggulong suicide. Malakas naman ang paniwala ng ina ni Bree na si Sally Johnson na hindi suicide, kundi ipinagtanggol ni Bree ang sarili bago nagkulong sa CR. Patunay raw nito ang mga marka sa braso ni Ongpin na nakita sa mugshot. Sabi naman ng PNP, tumutugma ang kwento ni Ongpin sa hawak nilang ebidensya na nasugatan siya ng pilit niyang lumusot sa bintana ng CR matapos makitang walang malay si Johnson sa loob. Gayunpaman, hindi pa raw tuluyang isinasantabi ng mga pulis ang anggulong foul play. Kinasuhan ng possession of dangerous drugs si Ongpin matapos makuha ang mahigit 12 gramo ng cocaine sa kanilang kwarto sa resort. Nakuha rin sa kwarto ang ilang gamot na posibleng antidepressant. Pinalaya muna ng provincial prosecutor si Ongpin habang isinasagawa ang preliminary investigation. Naglabas naman ang Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa kanya. Hindi ko pa dinideklarang walang foul play o meron o suicide. Lumalabas dito sa investigation more on possibility na walang foul play at maaring nag-commit nga ng suicide si Brianna. Going to that angle. Dumating na po sa Quezon City ang labi ng artist na si Bree Johnson. Mag-aalauna ng madaling araw kanina nang dumating sa St. Peter's Chapel ang convoy na naghatid kay Johnson. Ibinyahe siya mula sa La Union kung saan siya natagpo ang patay sa isang resort itong Sabado. May listahan lang ng mga pwede pumasok para makiramay sa burol. Samantala, bahagyang nabawasan ng mga taong magpaparehistro sa COMELEC sa Maynila, hinati-hati kasi ang bawat distrito sa ibang voter registration site. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Ivan, magandang umaga. Bahagyang nabawasan pero marami pa rin. At eksakto isang linggo bago ang deadline ng voter registration ng COMELEC ay maaga pa lang ay marami na yung pumipila dito sa COMELEC Aroseros. Alas 8 pa ng umaga ito magbubukas yung opisina rito pero bago pa mag-alas 4 ng madaling araw mahaba na yung pila. Pero nabawasan na yung volume ng mga tao sa lagay na ito dahil nahati na ang pila. Nag-set kasi ang COMELEC ng iba pang mga lugar kung saan maaari magparehistro. Ngayon, District 2 at 3 na lang ang naka-assign dito sa Aroseros. Habang inahati-hati sa iba't ibang mall sa Maynila ang ibang mga distrito. District 1 at 4 sa SM Manila, District 5 sa Robinsons Manila, at District 6 sa Robinsons Otis. Sa ngayon, nananatiling September 30 ang deadline. Pero nagsanib-pwersa ang Senado at Kamara para palawigin ang voter registration deadline mula September 30 para maging October 31 sana. Ang kasambahay na si Luneta Malmis, sinamantala ang day off para makapagrehistro.
taga-probinsya daw kasi siya, kaya kailangan niya magparehistro ngayon para makaboto dito sa Maynila. Ang food delivery rider naman na si Derek Sembrano naman ay napagdesisyon na rin magparehistro sa unang pagkakataon. Ngayon 24 years old na siya. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Importante sa atin yung pagboto kasi magagamit pa yun sa mga anak natin at saka mga mga kaapuhan. Almost 24 years na kasi ako dito, so ngayon lang ako nagkaroon ng time na talagang magparehistro. Kaya talagang kailangan na. Eh, kaso nga lang rush hour, ang dami na palang pila. Mahalaga kasi sa nakita ko ngayon, lalo na sa social media, talagang napaka-importante ng boto sa ng mga tao. Evan, ito yung live na situation dito sa Comelec Aroseros. Ganyan nakahaba yung pila. Tumawid na ng kabilang kanto dito sa intersection. At kung makikita ninyo ngayon, ay hanggang dito yung mga nakapila. Medyo hindi na rin nasusunod yung social distancing sa mga oras na to. Dito na rin siguro kailangan gamitan ng face shield dahil kahit outdoors ay medyo dikit-dikit naman yung mga tao. Ilang paalala, magdala na lang ng sariling ballpen din at sumunod pa rin sa health and safety protocols. And a reminder din na hindi naman ngayong September lang yung voter registration. Open na siya a few months back. So ito yung sana iniiwasan natin yung ganitong cramming before the deadline. Ito ang latest mula rito sa Comelec Aroseros. Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. Nasa apat na seminaryo at kumbento na ang naka-lockdown sa Quezon City dahil sa COVID-19. Sa Religious of the Virgin Mary Convent, walong madre ang nasawi dahil sa sakit. May unang balita si Salima Refran. Walong madre na ang nasawi dahil sa COVID-19 sa Religious of the Virgin Mary Convent sa Barangay Kaunlaran, Quezon City. Ayon sa RVM, edad 80 hanggang 90 ang mga madre na bukod sa tinamaan ng severe COVID ay may mga iniinda na rin mga karamdaman. Bahagi sila ng napaulat na 150 na mga madre at staff na nagpositibo. Nagsagawa ng swab testing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit matapos magpakita ng sintomas ang iba pang nasa compound. Hiling ng RVM, panalangin para sa mabilis na paggaling ng kanilang mga kasama. Isang pari ang nasawi rin dahil sa COVID sa Christ the King Mission Seminary. Ayon sa LGU, isang pari sa mga unang nagpositibo sa seminaryo. 25 ang may COVID ngayon sa Villa Cristo del Rey at Fininman Building na pawang mga retiradong mga pari at kanila mga tagapangalaga. Tangi ang mga gusali lang na itong naka-lockdown. Maaari pa rin magsimba pero sa limitadong kapasidad at dapat magpakita ng vaccination card. The shrine is still open, the seminary is still open. Of course, we maintain healthy protocols, observe that. So huwag po kayo matakot, dito po kami. To the parents of seminarians, seminarians are doing okay. Nobody's infected among the active priests. Nobody is infected. Sa ngayon, apat nang naka-lockdown na seminaryo at kumbento dahil sa COVID. Bukod sa RVM at Christ the King, naka-lockdown rin ang Stella Maris Convent at Convent of the Holy Spirit. Meron talagang lumalabas and then meron na nagpupunta sa hospital and then bumabalik dun sa convent. Pagka hindi maayos yung inyong COVID protocol, pagka ganyang sitwasyon, ay malamang talaga mapapasukan tayo, na especially this Delta variant. Kinukuha natin yung list kung sino pa hindi nababakunahan para mabakunahan na natin afterwards. Yan ang unang balita. Salima Refran, buong puso para sa Pilipino. Isang profesor ng Universidad sa Mindanao ang tinambangan ng mga nakamotorsiklong sa Larin sa Maguindanao. Sa Butuan naman, arestado ang isang lalaking namaril umano ng sarili niyang kapatid. Narito ang unang balita. Pagmasdan ng lalaking niya na may hawak na baril at tila may inaabangan sa kalsada sa Butuan City. Maya-maya pa, isang pulis na nakasibilyan ang humablot ng baril ng lalaking mula sa likuran. Dinakipan lalaki na suspect sa pagpatay sa nakababata niyang kapatid na si Ray Jane Cuenca Sobremisana sa kanyang opisina. Bukod sa babae negosyante, hinanap at binalak din umanong patay ng suspect ang isa pa nilang kapatid na si Ryan Cuenca. Nakapagtago raw si Ryan sa isang bangko noong mga oras na iyon. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo ng suspect. Napatay sa shootout ang dalawang suspect sa pananambang sa isang profesor na Mindanao State University sa Maguindanao.
Pauwi na raw noon ang biktima nang biglang dikitan ng dalawang salarin na sakay ng motorsiklo ang kanyang sasakyan. Dito na siya pinagbabarin. Pero biglang bumuwelta ang sasakyan ng biktima at hinabol ang mga sospek. May nagpaputok galing sa loob ng sasakyan at tinamaan ng mga salarin. Nahulog sila mula sa motor at namatay. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa tagiliran. Iniimbisigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen, pati kung may kasama ang propesor sa loob ng kanyang sasakyan na gumanti ng putok ng baril. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Inihanda ng ilang eskwelahan sa Davao Region para sa pilot testing ng limited face-to-face classes ng DepEd. Sa Cebu City naman, pinag-iisipan kung papayagan ng papasukin ng mga fully vaccinated at gawing pamalit ang vaccination card sa negatibong RT-PCR test bilang requirement. Yan ang unang balita ng host ng At Home GMA Regional TV na si Cyril Chavez. Cyril! Iga na sa 18 paaralan na nasa low-risk areas sa Davao Region ang inihahanda na ng DepEd Region 11 para sa limited face-to-face classes. Inihahanda na ng Department of Education Region 11 ang 18 paaralan sa rehiyon para sa pilot testing ng limited face-to-face classes, kindergarten, grade 1 to 3 at technical vocational program para sa senior high school ang kasama sa pilot implementation na tatagal ng 2 buwan. Limitado rin ang bilang ng mga estudyante sa isang klase, pero magpapatuloy pa rin ang distance learning. Ning 18 gabuok remains to be located in the low risk area category. So if the implementation will start now, then therefore we can say appeal sila. Pero in the event, however, that in the middle of all these things, misaka ang kaso, then definitely we will shift immediately to the distance, other distance learning mode. Kinansela naman muna ng Batanes Provincial IATF ang lahat ng inbound passenger flights upang mapagtuunan ng pansin ang biglaang paglobo ng COVID-19 cases sa probinsya. Walang kami mapaglagyan ng quarantine. Dahil yung mga quarantine facilities namin, nasira tugong sa Typhoon Kiko. Papayagan pa rin daw ang flights para sa cargoes, emergency at humanitarian flights. Bukod sa quarantine facilities, nasa maximum capacity na rin ang Batanes General Hospital. Ang talagang kulang kami is yung gamot na mga paracetamol, yung gamot sa sipon at vitamin at PPE po. 19 na bayan at 2 lungsod naman sa Ilocos Sur ang nasa enhanced community quarantine dahil sa dami ng COVID cases. Dapat naka-arang namin dito ito, awan ti pag-exit, anti pag-urwaran ti tao naglibas. Napansin ng otoridad na nagkaroon ng panic buying nitong mga nakaraang araw, kaya paglilinaw ng otoridad, kaakibat ng lockdown ang pamamahagi ng ayuda. Pinag-iisipan naman ng Cebu City LGU ang pagpapapasok sa mga fully vaccinated individual mula sa ibang lugar. Isa sa mga tinitignan ngayon ng Emergency Operations Center na sa halip na negative RT-PCR test result, vaccination card na lang ang mga kailangang ipresenta ng mga papasok sa lungsod. We have to hear, of course, our medical professionals, experts na to, niya na ang field sad. Nga, pwede ba? Sa mga hindi bakunado naman, tatanggapin daw ng Cebu City LGU ang RT-PCR test o saliva test. Ang pagluluwag ay kasunod ng pagbaba ng COVID cases sa lungsod. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao ang At Home with GMA Regional TV. Alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Igan. Maraming salamat, Cyril Chavez. Naidala kahapon ang pinakamababang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa loob ng 3 linggo. Sa datos ng DOH, bumaba yan sa 15,592. 4 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Nasa 162,580 ang bilang na aktibong kaso dahil mas marami ang naitalang bagong gumaling na mahigit 24,000. 154 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Sa kabuuan, 2,417,419 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa.
Silipin natin ang isa pang voter registration site kung saan marami pa rin ang humahabol sa pagpapalista para sa eleksyon 2022. May unang balita live si James Agustin. James? Susan, good morning. Tulad ng mga nakaraang araw, madaling araw pa lamang ay may mga nakapila na na gusto magparehistro para sa eleksyon 2022 dito sa Quezon City. Ang mga residente ng District 2 ay sa satellite registration sa SM North EDSA nakapila. Paikot ang pila sa labas ng mall at kanya-kanyang pwesto ang mga magpaparehistro. Kung minsan, hindi na nasusunod ang physical distancing. Mas inagahan na raw ng iba dahil inaabutan sila ng cut-off. Sa Nueva Vizcaya Street naman, nakapila ang mga magpaparehistro sa District 5. Ilang metro ang layo nito sa COMELEC office sa Quezon City, karamihan sa mga nakapila ay first-time voters tulad na lamang ni Mark at Maria Cristina. Pasado las dos pa lamang daw na madaling araw ay nagtungo na sila rito. Sobrang halaga po ng boto kasi parang makakontribute ako sa mga ano, mayahalal na mga karapat-dapat na official. Eh kasi po ano po, nasa legal age na po, kaya po kailangan yung mga kabataan ngayon makapag-rehistro na sila para sa darating na eleksyon para makabato yung mga katulad po namin. Samantala Susan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa labas ng COMELEC office sa Quezon City. Wala pong pila dyan dahil yung pila nandun sa Nueva Vizcaya Street. Pero District 5 lamang yung may schedule ngayon dito. Malayong malayo doon sa sitwasyon noong mga nakaraang araw na talaga naman napakahaba ng pila na mga gusto magparehistro dito maging doon sa katabing eskwelahan. Ngayong umaga, nagkakaroon lamang ng kalituhan dahil yung ibang mga magpaparehistro sa District 2 na salip na doon sa SM North EDSA pumunta ay dito pa rin sila nagtutungo. Pero mayroong mga pulis naman dito, task force disiplina at mga DPOS na nagpapaalala sa kanila. Kaya abiso doon sa mga kapuso natin ano, na magpaparehistro sa mga susunod na araw pa at hahabol sa voter registration deadline na i-check na muna yung schedule para hindi nagkakaroon ng kalituhan tulad nito. Yan ang unang balita mula dito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Opisyal na inayag ni Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong ang pagtakbo nila sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa eleksyon 2022. Unang balita si Sandra Aguinaldo. Formal nang nagdeklara ng kanyang pagtakbong pangulo sa 2022 si Manila Mayor Isko Moreno kasama ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong sa Baseco Compound, Tondo, Maynila. Ikinuwento ni Moreno ang kanyang pagiging basurero, pagsusumikap pag-aral hanggang mahalal sa gobyerno. Nagpasya raw si Mayor Isko na tumakbo dahil nakikita niya ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Ang nagawa raw niya para sa Maynila, gusto niyang gawin para sa buong bansa. May patikim si Mayor Isko kung paano niya pamumunuan ang bansa. I will be a healing president. While ours will be government of national reconstruction, it will be also be a government of national reconciliation. Based on justice and rule of law. Hindi ko po isisisi sa nakaraan ang problemang ating kakarapin. Sa panayam ng media, sinabi ni Moreno na itutuloy niya ang pakikipag-usap kay Vice President Lenny Robredo. Pero sabi niya, hindi na siya aatras sa pagtakbo. Reaksyon naman ng kampo ni Robredo dito, magkakaroon din daw ng announcement si Robredo sa tamang panahon. Ang running mate ni Moreno na si Ong ay isang public health advocate at online personality. Nagbibigay siya ng mga medical advice sa Facebook at sa YouTube. Sabi ni Mayor Isko, si Ong ang pinili niyang running mate dahil bilang isang doktor, makakatuwang niya ito sa pagharap sa pandemya. Bibigay ko yung pinakatamang bakuna sa inyo. Yung mga darating, o order tayo, yung isasaksak, yung the best. Yung gamot, the best. Pag nasira ako sa inyo, useless. Hindi ko sisira yung pangalan ko para doon. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, buong puso para sa Pilipino. Target ng gobyerno na makapag-repackage ng COVID vaccine sa 2022 para masiguro ang patuloy na supply sa bansa. Ang FDA Director Eric Domingo, dadalhin dito sa Pilipinas ang bulto ng mga bakuna at dito ilalagay sa vials, ampules o syringe. Sa 2023 naman, target na makapag-manufacture ang bansa ng iba't ibang bakuna. Sabi ng Department of Trade and Industry, umuusad na ang pakikipag-usap nila sa apat na kumpanya at posibleng masimula na sa second o third quarter ng 2022 ang produksyon. Umagal pa sa 1.03 ang reproduction number o hawahan ng COVID-19 sa Metro Manila.
Sa datos ng Okta Research, mahigit 4,700 ang 7-day average ng mga bagong kaso simula September 15 hanggang 21. Sabi naman ng Department of Health, bumaba na rin sa 1.47% ang COVID fatality rate. Mas mababa ito sa halos 3% noong 2020, hudyat na posibleng bumubuti na ang pagtugon sa kondisyon ng mga nagkakasakit. Posibleng nakatulong din daw ang patuloy na pagbabakuna kontra COVID-19. Hindi mapipigilan ng pandemic ang kabutihang loob ng tao. Yan po ang pinatunayan ng isang negosyanteng taga Quezon Province. Libreng nagpapagamit ng oxygen tank sa mga pasyenteng may COVID, si Arvin Henove na taga Sariaya. Naghanap daw siya ng mga oxygen tanks sa iba't ibang lugar at pinalagyan na niya ng laman na libreng magagamit ng mga nangangailangan. Buong araw daw bukas ng kanyang linya para sa mga tawag, pati mga karatig bayan nakikinabang sa kanyang oxygen tanks. Laking pasasalamat ng mga natulungan ni Arvin. Heads up, music lovers! May bago kayong abang ang podcast mula sa Kapuso Network, ang Behind the Song. Hello, mga Kapuso! We're B2B! Hosted by Kapuso singer Thea Astley, ikukwento ng international and local artists na guests ang proses sa paggawa ng kanila mga kanta. Mapapakinggan na sa Spotify ang unang episode ng Behind the Song sa September 28 kung saan si SB19 leader Pablo ang unang guest. How interesting! Mag-guest din ang K-pop boy group na BTOB. O B2B. Hindi naman daw nahirapan si Thea sa language barrier dahil may mga interpreter naman. Ilan sa upcoming guests sina Mikey Quintos, Julian San Jose, at Bianca Umali. Gayun din ang international artists na The Happy Fits at MXM2. Mapapakinggan ang bagong podcast every Tuesday at mapaparod naman every Thursday ang buong interview sa social media pages ng GMA Network. Samantala, superstar with a great heart, yan ang pinatunayan ng BTS member na si Jimin matapos i-share ang kanyang blessing sa mga pasyenteng may polio sa South Korea. Ayon sa ulat ng Sumpi, 100 million Korean won o katumbas ang halos 4 million pesos ang kanya i-donate sa Rotary District 3590. Inilagay raw ito under his dad's name para sa isang fundraising campaign na naglalayong masugpo ang polio sa pamamagitan ng paggawa ng mga bakuna. Wow! Samantala, matapos dumalo sa 76th UN General Assembly, binisita naman ng BTS ang Metropolitan Museum of Art sa New York at binigay ang isang artwork bilang regalo ng South Korean government. Oh. Binahagi rin ng Met ang isang litrato kung saan nakatayo ang BTS members sa likod ng mga opisyal kasama sina South Korean First Lady Kim Jong-suk at Minister of Culture, Sports and Tourism Hwang Hee. Wow. So cool. Nakakatuwa naman. It's an best ambassador of Korea. Yeah. At saka good image talaga sila. Yes. And good values. At ang galing ni Jimin. Wow, that's 4 million. Exactly. That's a lot of money. Samantala, keeping their romance alive and strong, yan ang nakakilig na tagpo sa renewal of vows nina basketball superstar Steph Curry at misis niya na si Aisha. Sa litratong shinare ni Aisha sa kanyang IG, makikita sa ceremony na nakasuot siya ng all-white na wedding dress habang si Steph naman ay super handsome sa kanyang tuxedo. Sa caption, sinabi ni Aisha na surprise ito sa kanya ni Steph at siya pa ang namili ng kanyang wedding dress. Wow. Ang renewal of vows ay kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 10th wedding anniversary. Congratulations, what guys! What a beautiful couple, no? So sweet! Wow! Sa Bacolod, isang whale shark o butanding ang natrap sa isang fish cage. Agad dumaksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at Coast Guard para mailigtas po ang butanding. Tanawagan naman ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation na siguraduhin ligtas naman ang butanding bago ito muling pakawalan sa dagat. Paalala ng mga otoridad, huwag pagkaguluhan ang butanding para hindi ito ma-stress at manghina. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.